estudyante, may nakatayo. Okay, okay. Kuya, ang bagay nito mga nagdyan yung estudyante. Para sa ating kasaysayan at sa ating kalayaan, pwede pong magsimula. Nandito po ang ipinadadama namin siyempre ang aming disappointment, ang kalungkutan, ang galit namin sa pagtanggal ng isang inosenteng estatwa memorializing our comfort women. No? Dahil bahagi po ito ng ating kasaysayan na hindi natin dapat kalimutan. So sa araw na ito, bilang pag-alala sa ating Independence Day, gusto naming ipakita na ang ating kasaysayan ay hindi natin kinakalimutan. Merong shrine para sa kamikaze soldiers sa Mabalacat, Pampanga. Ang isang square meter na lupa para sa estatwa ng comfort women, hindi natin mapayagan. Pero ekta-ektaryang lupa ang binibigay natin para sa mga Hapon to remember their war dead. Imagine, kamikaze soldiers, nakakalungkot at nakakagalit ang sitwasyong ito. Kahilingan namin sa Kongreso, sa Senate, sa House of Representatives, sa NHCP, sa Office of the President, na ibalik nila at i-reinstall itong estatwa na ito bilang pagpupugay. Kung inaamin natin na malaya ang Pilipinas, ipakita natin ang ating independent foreign policy by reinstalling the Statue of the Comfort Women. Yung indicator ng Independence Day dapat nagpapahalaga sa mga simbolo ng ating kalayaan at soberanya. Yung ginawa po na pagtanggal dito sa Comfort Women na simbolo ay hindi po nagpapakita ng magandang pangitain para sa atin, no? Sa paghangad natin ng kalayaan ng bansa. In fact, dapat ang panawagan po talaga namin dapat i-reinstall, no? I-reinstall yung monument ng Comfort Women dito dahil hanggang ngayon naman po nananawagan pa rin ng hustisya ang ating mga Comfort Women. Nakakalungkot na yung simbolo mismo ng kanilang mga naratibo ay wala na. Na nagbigay daan sa kung anumang mga proyekto ng pamahalaan, pero sa tingin po natin ay may kinalaman sa pag-pressure sa pamahalaan kaugnay ng iba pang mga dealings sa ibang bansa. Kung kaya, nananawagan po kami muli, hustisya para sa ating Comfort Women at i-reinstall yung statue ng Comfort Women dito sa Roxas Boulevard. Pag-ibig-adika, makita ang sakdalaya. Mabuhay ang Pilipinas! Ano ba? I mean, siya nila.